Ay, next po tayo. Kasosyong Wextreme. Si Wextreme, bumalik. Wextreme ang Davao del Norte. Meron siya sari-sari Story Computer Services. May tanong siya tungkol sa corporation. Hello, Kasosyong Wextreme. Hello. Yan, yun siya, yun siya. Parang last time, hindi nakapagtanong, no? Kasosyo, tama ba? Inabot ng cut-off. Hello. Natanggal. Hello. Ay, ginahapon po. Kasosyo Wextreme, o. Oh. So, may Alfonso pa ba dyan? Uy, wala. Na. Kung out of stock Alfonso ah. Pundador dito. Pundador ba dyan? Yung tungkol sa corporation, yung dating tanong, ah, nasagot na dati. Yani, nakausap ko na si Ma'am Angel. Na. Mm. Tapos yung sa ngayon naman, yung corporation, bago lang, may plano kasi ko mag-open ng ibang business naman siya. Hinire ko sana yung isang tao. Tapos the next day, lumapit sa akin, nagdala ng barkada niya. Ang gusto makipagsosyo sa akin. Mm. Decal na business, yung decal sa motor, yung mga stickers. Ah. Yun ang plano sana namin. Yun, possible ba na sa pool? Kasi plano natin talaga igawing corporation yung mga niche business natin, di ba? Parang sa isang branch lang siya na investor dun. May share siya sa isang branch sa'yo. Sa ibang negosyo mo nang iba yung investor, ibang share namin. Hindi sa whole company. Pwede ba yun? O paano ang patakaram doon? Pwede talaga yung kasosyong Wextreme. Ang tanong, kaya mo na bang i-handle? Tanong i-handle namin. Kung tanong, kaya ba yun o hindi, talagang ginagawa yun. Talagang posible yun. Talagang dapat ganun. Ang tanong kung paano. Yun nga, paano nga. Ayun nga ang tinatanong ko. Kaya mo na bang i-handle yung multiple businesses at multiple investor? Kung hindi mo pa nagawa sa isang maliit na negosyo na may investor ka na maayos at nag-expand ka. Kung kasi multiple, pag, yes, question. Yes, yes. Kung multiple na business, meron akong tatlong pwesto. Isang sari-sari store type, saka isang convenience store type, saka yung may mix yan na computer services. Then yung isang brand ko pangatlo, pure services lang talaga. Sige, maganda. Next step. Yung multiple businesses mo. Pero wala pa akong na-try na may investor. Solo ko yan. Ito, dito na tayo sa next step. Yung multiple businesses mo, lahat ikaw mayari. Sama? Oh, okay, ako hari. Oh, ngayon, dahil may multiple business ka na, experience mo naman na isang negosyo mo dyan, may investor ka. Oh. Isa lang muna. Oh, yung wag decal. Muna, yung multiple businesses mo, meron ka pa rin multiple investors. Dahil pag nagkasabay-sabay yun, baka yan ikabagsak mo. Kasi masalimuot pag may investor na. Kaya, dahil marami ka ng negosyo, experience mo naman yung isang negosyo mo, may kapartner ka ng iba. May investor ka na o kung ano matawag nyo dyan. Kung ano mang gusto nyo ipasok dyan. Lender ba yan? Investor ba talaga yan? Partner mo ba yan? Mag-i-invest sila, pero ang mangyari, parang sila ang gagalaw. Kasi sila ang may alam dun eh. Mm. Ikaw ang investor. Pero sa akin yung pwesto. Yung pwesto mo, wag mo ilibre yun. Pabayad mo yan. May bayad niya. Hindi ka investor. Oh. Then, papasok sila, pero at the same time, sila ang gagalaw, hindi ako. Investor ka nga, hindi ka kasali. Sila ang entrepreneur. Ikaw, investor ka lang. Yung pwesto mo, babayaran mo. Maaring bigyan mo sila ng perks. Siguro, walang advance payment. Walang 2 months deposit, 2 months advance. Malaki na yun. Pero, huwag mo naisipin na in-invest. Eto, may nagpayo kasi sa ulo niyan eh. Invest mo daw yung pwesto mo, tapos investor ka na, hindi ini-invest. Babayaran nyo. Huwag nyong guluhin ang negosyo. Ang gulugulo na ng mundo ng negosyo. Huwag nyong pagguluguluhin pa. Yung pwesto mo, babayaran mo. Kailangan bayaran eh. Bayaran mo. Bigyan mo na lang ng perks. Walang 2 months advance, 2 months deposit. Ang investment, pera lang yan or sweat equity. Huwag yun ang guluhin. Walang in-invest. Pinahiram mo yung pwesto mo. Guluhin nyo pa eh. Bayarin yung pwesto. Kung walang pambayad sa pwesto, dun. Sa bahay nila dun. Dun ang gawin yan. Sa garay dun. Maliisali pa sa expenses kasi magre-rent pa. Expenses yun. Invest. Magugulo pa yan eh. Tapos, ayan eh. Kaya sinasabi kong pasimplihin nyo lang. Kasi dadami talaga negosyo nyo. Ngayon kung negosyo nyo sa isa pa lang, tatlo pa lang, ang gulo-gulo na, di malaman kung investor kayo o nagpautang kayo o nagpahiram kayo ng pwesto. Ngayon pag nagpadami kayo ng negosyo, di patong-patong na gulo yun. Kanina ka sos yung Wextreme. Kaya sige, experience mo muna yan. O dyan, natuto pwede ka na. Experience mo muna. Kaya sos yung Chikoy, please. No. Yun lang, sabi ko pwede lang naman. Experience niya rin muna yung ganung magulong sitwasyon para malaman mo kung ano yung tamang way out kapag nagkaroon na ng mga problema. Kasi yung sa branch ko nga, yung interest sa branch ko kasi inopen ko rin yun sa investor eh. Para ma-experience ko kung ano yung feeling kapag may mga investor ka na, ano yung may feeling na may lagi nakatingin sa papel mo at saka nagde-demand na kung ano-anong mga bagay sa business. So, ikaw kaso, so ready ka naman na ma-experience, di ba? Kasi minsan, mahirap kung puro theory lang din. Pero minsan din naman, mas okay na maghintay talaga. So, nasa timing din talaga. And decision mo rin kung yes or no. Thank you daw, Kasosyo Chico. Kasosyo Wextreme, sa nakikita ko sa sitwasyon mo, ikaw ang investor, hindi sila mag-invest. Huwag nyo na yung guluhin. Investor ka,
Ang ini-invest mo yung upa sa space mo, tama? Oh, parang ganun. Actually, meron ng parang kumpleto na rin ako sa equipment kasi may services nga ako, di ba? Tapos halos kumpleto na. Ang kulang ko lang talaga yung tarpaulin printer para dun sa sticker printer. Yun na lang kulang ko. Tapos parang papasok sila, mag-i-invest sila something, magbibigay ata Ano yun? Linawin na. Ano ba yung papasok nila? Ano ba yan? Sige, linawin na. Ano kasi, gulo-gulo, ya? Ang nangyari kasi nito, plano ko talaga mag-open. Ikaw may balak. Ako may balak talaga mag-open. Okay. May skills naman tayo sa printing. Layout, wala problema. Design. Kasi yun man ang yung parang core gift natin, kumbaga. Nice. Tapos, parang naghahanap ako ng yung taga-kabit ng sticker. Yun ang taga-problema. Yun ang hindi ko alam. Okay. Wala pa ang skills. Pero matutunan din yan pag may magturo. Kaya? Tapos yun, may isang nakilala ako na may alam ng ganyan. Tapos medyo tagilid yung employment niya. Sabi ko, kukunin kita. I-hire kita. Ayun, nagkausap kami. Nagkaintindihan kami. Pagkabukas, nagdala ng barkada. Gusto mag-invest. Yun ang nangyari. Maganda rin mangyari kung maging ka-partner ko sila kasi di ko naman talaga kaya. May tatlo na akong business sa DC na tapos mag-open pa ko. Ako pa magkakabit. Ako pa mag-layout. Mangyari ito parang advantage sa akin kasi mayroon na akong taga ano. Yun nga lang, bigyan natin silang sweldo kasi sila nagtatrabaho, di ba? Aside pa dun sa ako. Yun, advantage sa akin kasi na sila na magtatrabaho para sa akin. Yun. Kailangan mo ba yung pera nung dinala niyang barkada niya kuno? Kailangan mo ba yung pera na yun? Actually, hindi. Kung hindi mo kailangan yun, walang kailangan kayo pag-usapan. Ang kailangan ko i-service lang talaga, yung marunong lang magkabit. Tapos isa pa, hindi mo kailangan na partner yung hinayupak na walang trabaho na yun. Bakit? Empleyado mo lang yun. Yun yan. Pag mo i-partner kayo, pinagugulo niyo yung mundo eh. Una, yung dinala niyang tropa niyang yun, walang alam yun. Ngayon, manggugulo lang yun. Tapos hindi mo pa kilala kasi tropa nung kayo kausap mo empleyado. Tapos hindi mo pa kailangan yung pera niya. So walang saysay. Huwag kayong kukuha ng pera hindi nyo kailangan. Matatalo lang kayo sa cash flow. So hire lang talaga tayo ng ano. Tapos yung sa taong bida-bida nagdala ng investor na yun, empleyado mo lang yun. Napakaraming taong katulad niya. Hindi mo kailangan i-partner yan, gugulo pa yung mundo mo eh. Ang tunay na investor yung nagbagsak ng 5 milyon at 10 milyon. Kung barya lang ipinasok niya, 25,000, patsi-patsi pa, walang kwenta yan. Walang ambag eh. Ano ambag mo? 25,000? Eh ako, may 25,000 ako. Iambag mo sa akin yung perang wala ako. 10 milyon. Diyan magbabago buhay nyo. Yan ang investor. Tapos yung empleyado mong walang trabaho, kaya kukunin mo, gagawin mong business partner, ka-sosyo nyo. Eh wala kang trabaho eh. Ba't walang trabaho eh? Baka pala inom, kaya hindi nakapasok sa umaga, tinanggal. May trabaho siya, pero nagproblema sila sa twice, thrice a week na lang yung duty nila, parang ganun. Tapos nalaman ko may alam yun, sa... Tama yun. Kaya saan katutak yung skill na yun? Nakatambak lang yun dyan. Kailangan mo empleyado. Boss ka na eh. Kasosyo yung Wextreme. Yung mga insight mo ka, gusto ko eh. Kasi from experience na eh. Kaya hindi mo na kailangan yung pipitsugi. Kung kukuha ka ng partner, dapat yung mas mahusay sa'yo. O pantay na kayo ng level. Talo ka eh sa ambag. Ikaw ang dami mo ng negosyo, tapos sila wala. Ang kukunin yung partner, yung may iambag sa inyo na wala kayo. Hindi yung kayo lahat na nakaambag. Ako mga partner ko, sinasabi ko sa inyo, lahat mas magagaling sa akin. Ako ang pinakabano. Kasi kailangan natin mag-compensate sa mga galing ng bawat isa. Ngayon, kung ikaw ang pinakamagaling, walang kwenta grupo mo. Kung ikaw ang pinaka-experience, walang kwenta yung buo mong grupo. Nakabuo ka ng pants club. Kasi lahat bilib sa'yo. Walang kwenta yon. Walang kwenta yon. Ang dapat na grupo mo, yung pati ikaw, natatakot sa kagrupo mo. Kasi magaling siya. Hindi yung sila lang ang takot sa inyo. Huwag kayong kumuha ng mga amuyong na bilib sa inyo. Ang kunin yung pangapaka-partner, yung magaling sa inyo, mas magaling sa inyo, sa ibang bagay. Maling partner yung ganyan kasosyong Wextreme. Wala kang bag yun. Magaling nga sa sticker day kasi ang daming magaling doon. Empleyado lang yun. 750 per day lang yun. Gugulo lang mundo malaki, mo eh. Malaki na 750. 450 lang dito. O diba? 450 lang dyan. Kaya nga mura lang magaling eh. 450 lang yan, 750 lang yan. Huwag nyo na ipasok yan sa mundo nyo kung walang ambag. Ano ambag? Magaling sa ganyan? Eh, ang daming magaling dyan. Mag-ambag ka ng malupit. Kung bawa, sikat pa yan sa mundo ng Twitch o kaya ng mundo ng Laika. Kung bawa, ganun. Sikat siya doon. Ayan, may ambag yun. Kasi pag nag-post yun doon, hindi malaking factor. Kaso kung wala ang ambag, wala siyang ibibigay na wala ka pa. Yun ang ambag na sinasabi ko. Yun ang malupit na team. Bawat isang miyembro, kahit lima lang kayo, pero lahat may ambag. Yung isa meron nito pero isa wala nun. Yung isa meron nito pero wala nung dalawa. Pero pag nagsama-sama yan, malupit. Yun ang malupit na team. Hindi yung ikaw lang ang bida, lahat tinuturuan mo. Mali yun. Amuyong lang yung mga yun. Pants club ang binuo mo. Hindi founders. Tama. Hire lang yun. 450 lang yun eh. Kasi yung Wextreme, 450 lang yun. Ang kunin mo investor kasi yung Wextreme, yung handang maglapag sa'yo ng malaking amount. Anong amount yung malulula ka na at mapapa-oo ka na? Yung mag-invest nung ano? Yung machine yung talaga kulang ko eh. Magkano? Sa
Yung pinakamaliit nung 30,000 to 1M. 1M. Pag yun ang bag 1M para doon sa makina, yun, investor yun. Sali yun, sali yun. Yun na lang. Yun na lang tagakulang ko. Pero kung 50,000, Mario Joseph, kaya mo kutain yun. Walang ambag eh. Walang ambag. Kahit yung printer, kaya naman eh. Oh, diba? Kaya mo pa nga yung finance yan eh. Chekehan mo eh. Makakuha mo yan. Oh, diba? Eh kasi marunong ka na. Oh, isang topic. Mangungutang ka lang pag kaya mo na magbayad. Si kasos yung Wexstream, pwede mo na utangin yung makina ng 1 million. Una, marunong ka na sa cash flow kasi may ilang minegosyo ka na eh. Hindi ka na natutuyuan. Kaya pwede na utangin yan. Actually, kahit di ka nakakumuha ng investor eh. Kaso, eh kung di mo utangin, at saka at least peace of mind ka kasi yung investor, mga kasosyo ha, ang investor pag naglabas ng pera, kahit malugi, walang sumbat yan. Kasi nag-invest yan eh. Pero ang utang, pag nalugi ka, bayad ka pa rin. Yun ang pinagkaiba ng lender sa investor. Ang feeling nung iba, nagpa-utang, feeling investor na, feeling may-ari. Mali. Ang utang, binabayaran. Ang investor, hindi binabayaran ng specific time. Binabayaran investor sa relative sa success ng negosyo. Kaya kahit malugi yung negosyo, pag invest yan, walang habol-habol. I mean, walang sumbata na kailangan mo magbayad kasi nag-invest siya eh. Pag lumaki yung negosyo sa buong Pilipinas, kasali siya. Pero ang lender, ang nagpa-utang, ang ganyan lang, kung anong inutang mo, bayaran mo, tapos ang usapan. Wala silang bat-bat, no? Walang sinabi-sabi sa ibang nagpa-utang. Feeling mo, feeling mas may-ari pa dun sa, ano eh, may-ari eh. Di ba? Nagpa-utang lang ng 75,000, feeling may-ari na eh. Mga kasosyo, sa atin magsisimula ang mga tunay na definition ng mga tunay na salitang negosyo. Sa atin yun. Kasi kaya nagkakalituhan sa mundo ng negosyo sa Pilipinas, linoloko nila tayo sa mga ibig sabihin, nagkakalokohan. Ngayon natututunan natin yung mga tunay na definition, tayo magsisimula ng tunay na ibig sabihin ng mga salita na yan. Ngayon, ang gulo pa ang tumanggap na investment eh. Una, tayo mismo hindi pa sanay sa pagkuha ng investment. Pangalawa, yung mga mag-invest, hindi pa nila alam kung ano talaga yung investment na tunay sa entrepreneurship. Kaya pero sa atin, papalupitin natin ng malupit yan para bawat isa sa atin marunong talaga kung ano yung investment, ano yung lender, kasi talagang kailangan may nag-invest sa mga negosyo nyo. Kaso kapag hindi marunong yung kabilang parte, yan ay kakabagsak nyo. Kaya ayusin natin na tama. Dahan-dahan, sa next generation, ang mga anak natin, apo natin, yan ang takbuhan. Oh, gusto mo ba mag-invest sa akin? Oh, invest ka sa akin. Itong kapalitan yan. May maayos na sistema. Ngayon kasi walang umiikot na maayos sa sistema tungkol sa investment. Ang investment pinag-uusapan, yan, mga scam-scam. Mga franchise-franchise daw, pero ahente-ahente ka lang daw. Mga stock-stock, invest-invest daw, pero savings lang naman pala. Stock-stock, investment daw, pero tuturuan ka lang naman pala. No? Magkakalinawan yan, unti-unti. Vlog 7, ay, Zoom 17 pa lang tayo. Sa Zoom, ikaw 100 natin, garantisado, mga kasosyo, naiurong na natin ng Pilipinas papunta sa magandang bukas. Sure ako dun. O, kasosyo, Wexstream, may problema ba? Wala na. Yun lang. Kaya lang sagot dun. Ah, sige, wag mag-desisyon na may karga ha. Mukhang nagbubukas ka dyan kapag patulog na ha. May curfew dito. Alas 9 na sarado na kami. Kasosyo, Wexstream, lagi kang sumama dito sa Zoom ha. Gusto ko yung mga bigaya ng mga advice mo eh. Yung masarap kainuman eh, yung mga kaya. Hindi, pag may naisip na magandang i-share, yun lang. So, hindi sige palagi. Po, lagi kayong mag-join, Kasosyo Wexstream. Inabangan ko lagi yung mga ambag niya. God bless, Kasosyo Wexstream ha. Paramihin mo pa yung negosyo mo. Ay, right na may problema pa rin sa ano, pero surviving. Parang, dahil nga sa pandemic, pero recovering na. Maganda yung takbo. Sige, isa sa tagumpay yan, Kasosyo Wexstream. May sabihin na si Ma'am Angel kay Kasosyo Wexstream. Baitan dyan. Ayun, sir. Sa akin naman, kung maghahanap kayo ng mga kasosyo, ay magiging business partner, yung test the business relationship. Kasi ang business ay long term. Hindi kung, kaya test of waters lang yun talaga. Hanggat walang papel, wala kayong check nyo muna yung relationship tsaka character ng bawat isa. Oh, dating period. Oo, dating period yan. Everything is a testing ability. Maganda rin yun. Hello, Ma'am Angel. Ako yung nakausap mo last. Hello po sa inyo. Alala mo? SEC? Yes, sir. Alala ko po. Salamat po. Nagbayad na ba, Kasosyong Angel? O kuro PM? Consultation. Kuro consultation. Kasosyong Wexstream, bayad din ha. Okay, talaga. Napag-usapan na namin. Baka sa March siguro. Okay. May services sila, Kasosyong Angel. Kaya kapag kailangan na ng service, bayad na tayo ha, mga kasosyo. Nagbabudget na. Lipo na. Yan.